Ay mga kanitim, welcome to my vlog na naman. So today, gagawa naman tayo ng panibagong video para dito sa ating channel. Bago po tayo magsimula ay napapasalamat po tayo sa mga subscribers natin, supporters, at saka sa mga silent viewers natin. Dahil po sa inyo, umabot na po tayo ng 7,367 subscribers. Yan. So lumalaki na po talaga. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe naman po. Napakalaking tulong po yan para sa ating manukan. Yung topic po pala natin for today ay about sa mga CCO natin. Paano nga ba sila maiwasan yung sakit? Magkasakit sila at paano maiwasan ang kanilang pagkamatay, no? Kasi talagang maraming mga breeders, syempre, ako naka-experience din po ako dati noon nang meron po talaga nagkakasakit at meron namamatay. Yan. So napaka-importante po ng pag-alaga ng sisiw para maparami natin yung mga manok natin. Yan. At saka pinapromote ko pala sa inyo yung ating Facebook page. I-search nyo lang sa Facebook, Pula Molok Naked Chicken, lalabas tayo dyan. Lahat po ng update natin sa manukan, ginagawa natin sa YouTube, ay nandun po at gumagawa din po tayo ng trivia doon sa ating Facebook page. Lahat ng ginagamit natin products, andun din po. Yan. So paki-like and follow na rin po ng ating Facebook page. At bago po tayo mag-discussion, bago po tayo magsimula sa lahat, pakainin muna natin itong mga alaga nating breeders. Tara, let's go! Kung napapansin nyo mga ka-native, merong mga stagnant water. Dahil po yan, napakalakas po ng ulan dito kanina, no? Mula pa po kagabi hanggang kayo ng umaga, non-stop po yung ulan, tapos napakalakas po. Yung pinaputukan po natin is pre-conditioner feeds. Nandiyan po yun sa Facebook page natin. Yan. Kung malapit na mo kayo sa area namin, sa Pulong Molok, yan, pwede ko kayong mag-guide kung saan mabibili ito. So, kahit po mayroong mga stagnant water, hindi po yan advisable na iniinom ng manok, no? So, hindi po natin ma-avoid kasi napakalakas ng ulan. Basta't importante, meron tayong tubig, no? Yan, kasi yung pipiliin ng manok, yung mas fresh talaga na tubig. Yan, so fresh ang tubig natin. Yan. Meron pa tayong tubig dyan. Tsaka dyan. Napaganda ng patukan na to. Merong trigo, merong crack corn, tsaka pellets. Mas maganda talaga merong pellets, no? Lalo na medyo masama yung panahon. Mas marami silang mabibenefit sa pellets. Kasi yung pellets natin, merong soya yan. So, napakaganda ng protina na makukuha ng manok natin kapag merong soya yung pellets. Kasi kapag walang soya yung pellets, useless po, no? Parang konti lang yung mabibigay niyang protina sa mga manok natin. Pero hindi din po, pwedeng puro-purong soya lang tayo. Yan, kasi magsasawa din po yung manok natin tsaka napakamahal ng kilo ng soya ngayon. Yan mga naglilinim natin. Nauto natin yung dalawa dyan. Pero meron na naman tayong mga naglilinim dito sa loob. Yan o. Yung iba kumakain pa.
Yan. Siguro marami talaga tayong mapipisa sa ano, sa December. Pangit talaga yung lupa, no? Pero mawawala din yan, mga kanitib. Pero yung panahon kasi talaga, tignan nyo po. Wala kayong makikitang init ng araw or sikat ng araw. So proceed natin sa topic natin about sa mga sisiw. Dito tayo. Ito po yung kakatransfer lang natin kaninang mga sisiw, kayo ng umaga lang po. Yan. So kakapisa lang ito kahapon. So meron siyang 5 sisiw. Yung vitamins po natin sa mga sisiw natin ay quick grow. Yan. Pwede nyo pong makontakt dun sa ating Facebook page. Merong contact number dun. Pwede kayong bumili ng quick grow. Yan. So yung pinapatuka po natin dito ay basta't bata pa lang, mga day old pa lang, no? Mga 1 day old to 7 day, hanggang 1 week, pinapatukan natin is Integra 1000. Yan, no? Yan. So, paano nga ba maiiwasan yung pagkamatay ng mga sisiw natin? So, unang-una sa lahat, itong ang yung nanay po kasi, yung inahin natin, dito tayo sa ating kakapisang sisiw lang. Yan. So, kahapon ko lang po to na kahapon lang po to napisa at kaninang umaga ko lang tinransfer dito. Yan. Sa pag-alaga po ng sisiw, need niya po talaga ng bitamina, no? Para mas malakas yung immune system niya. Yung ginagamit nating bitamina dito, vitamins ay quick grow, pwede niyo mabili sa ating Facebook page. Yan, tsaka meron din pong contact number doon ng ating veterinarian. Yan. So siya po yung gumagawa ng vitamins natin at pwede niyo siyang i-contact, no? For shipping. So kayo na po yung bahalang mag-usap. Yan. So 5 yung sisiw niya. Una-una sa lahat, bago po tayo maglagay dito ng ng manok, importante po ay kasya po talaga sila at syempre nalinisan din po yung kulungan. Yan. Ito pala, itong ating brooding pen para sa isang inahin ay 1/2 meter by 1/2 meter. Yung importante kasi, hindi po mas stampid yung mga manok natin, no? Hindi po sila magsiksikan sa loob. Yan. Lalong-lalo na sa loob ng inahin nila. So, dito sa akin ngayon, ay nagma-maximize lang tayo ng 5 hanggang 8 sisiw. Yan. Kung may 10 man, okay din po. Yan. Pero sa akin talaga dito, ay hindi ko na po pinapaabot ng 10. Yan. Kasi mas konti lang yung sisiw, mas maganda yung pag-alaga ng nanay nila sa kanila, no? Yan, so tignan nyo po dito, hindi po sila nag-aagawan ng init. Yan, saktong-sakto sila sa loob. Yan, kasi kapag marami din po yung sisiw natin, nasisiksikan sila sa loob, nag-aagawan ng init. Yan, tapos syempre, nagkakaroon sila ng sakit, no? Kasi hindi na po saktong init yung kayang mabigay ng nanay nila kasi nga nagsisiksikan sila sa loob. Yan. So napapansin niyo diyan mga maraming sisiw, no? Tapos isa lang po yung syempre yung inahin natin medyo maliit lang kasi native to, eh. Yan. So kahit anong breed, talagang advice ko po talaga na maximize lang po ng 8 sisiw. Yan. Kaya kapag nagpapalimlim kayo, yung sa akin kasi dito yung ginagawa ko, hanggang 10 sisiw lang po. Yan. Dati po kasi, maramihan yung pinapalimlim ko, no? Taga 15 itlog. So, napakaraming napipisa. 10 hanggang 12 yung napipisa yung average. Yan. So, nangyayari doon, nagkakaagawan sila tapos nagkakasiksikan sila dito sa loob. Yan. So, maraming namamatay. Una-una kasi yan, magkakasakit sila. Kapag nagkasakit po sila, nagkakahawaan na. Yan. Siyempre, namamatay yung iba. Tapos yung matitira ay may mga sakit na. So need natin ng mga ganito, no? Yan, magandang patuka. Yung patuka kapag 1 day old pa lang, mas maganda Integra 1000 kasi napakapino niya. Punta tayo dito sa kabila. Uy, umuulan na naman.
Dito sa kabila, meron tayong apat. Yan, ito kahapon natin ito nilipat dito, no. Nakita nyo naman siguro sa kahapon kong vlog. Napapansin nyo, ang gap ng ating mga kawayan napakaliit po para hindi po makalabas yung ating mga sisiw. So sa ganitong edad, hindi po advisable na talagang mahanginan sila, no? Malakas yung hangin. So mas maganda medyo close. Pero mas maganda meron ding ventilation. Kagaya dyan sa likod, medyo malaki yung space for ventilation nila. So makakapasok yung hangin, makakalabas din po. Tapos merong kawayan din po yung sahig natin. Yan, para pag dumumi sila mahulog. Yan, pero yung dumi kasi ng nanay nila, medyo malaki talaga. Ganyan talaga yun, basta nagabubrood, no? Yan, so ito, 2 days na sila dito sa ating brooding pen. Tapos meron ng mga wings at masisiglan na. Yan, dahil po yan, konti lang sila, hindi po sila nagsisiksikan. So no need na po natin gumamit ng ilaw kasi po, itong nanay nila, yan po yung nagsisilbing body heat nila, no? Nagbabody heat sa kanila. Nag-i-incubate. So wala po tayong gastos sa kuryente. So dati po, yung ginagawa ko talaga, nagpapailaw lang, gumagamit ako ng incubator. Marami tayong mapipisang sisyo, yung problema lang pagdating sa brooding pen, marami din pong namamatay. Yung pinakaayaw ko po kasi talaga, yung namamatayin ako, no? Kasi kahit marami tayong manok, talaga nasasayangan din po tayo sa every season na may mamamatay. So, nung ganito na po yung mga ginagawa ko, nag-maximize na ako ng 8 CCO, yan, 5 to 8 na CCO, kung konti lang 4, okay din, okay lang din. Kasi itong mga 4 na to, ito yung time na nagkaubusan tayo ng itlog, no? Kasi konti lang yun ng itlog kasi napakasama ng panahon nung last month. So, ngayon, bumalik na. Talagang madami tayong mga itlog ngayon. Yan. So, ito kasi sila, 6 lang po yung nilalagay kong itlog dati. Kaya 4 yung napisa. Yan. Napapansin ko talaga, kapag konti lang po yung manok natin, sisiw natin, maganda po yung paglaki nila. Mabilis silang lumaki. Meron din po tayong video nung paano, ano nga ba yung magandang patuka para sa mga sisyo natin, no? Para mabilis silang lumaki. Yan. Yung title nun, paano pabilisin ang sisyo. Meron pa tayo dito. Itong sa kabila, 4 days na sila dito. Yan. Yan. So, 4 din po to sila. 6 lang din po yung itlog niya nito. So 4 yung napisa. Yan, no, 4 days pa lang yan. Ang ganda na po, no? Ang ganda po ng mga sisiw natin. Yan, no? So, nagbabitamins ako nito. Kapag sisiw pa lang ay 2 to 3 times a week, no? Pero kung first week mas maganda kung everyday. Yan, tapos pagka second week na, pwede na kayong 2 to 3 times a week lang gumamit. Yan, para makatipid din po kayo. So kapag ano po kasi, hinayaan po natin yung napakarami nating sisiw, hindi po yung maganda yung kulungan natin. Yan, tapos hindi po natural yung gagamitin natin. Yung problema doon, magastos. Tapos kapag nagkasakit na po yung sisiw natin, mas magastos pa, no? So mas mabuti wala pang sakit yung sisiw nyo, iba't ibitamina nyo na, bigyan nyo ng magandang patuka. So itong patuka natin ay mas maganda kung meron kayong makikita kayong mga chick booster, no? Na mas mura pa sa mga Integra 1000. Kasi itong manok natin, hindi naman to panabong na dapat po talaga yung pinakamahal na feeds. Yung mas maganda, yung kahit mura, basta maganda yung quality niya. Okay na yun. Kasi nga, for meat lang po yung manok natin. Hindi po panabong, hindi po fighting. Yan, so ito, wala na pong inahin. So ito, dalawa lang po yung nilagay ko dito.
Yan. Ang lalaki, no? May sipon natin yung isa. Yan. So, gagamutin natin yan. Siguro bukas yung topic natin ay gamot para sa sipon ng manok natin. So, hindi naman yan malala kasi kanina ko po lang yung nakita. Dito tayo sa ibang kapatid niya. Yan. Ang lalaki na. So, 3 weeks mahigit pa lang to. Ganito na po kalaki. May papakita ko sa inyo. Dalawa lang po yung sisiw niya. No? So, ano pa lang po ito? 1 week and 2 days. Tapos, napakalaki na. Kasi nga, dalawa lang sila. Alagang-alaga sila ng nanay nila. Tapos, syempre, sila lang po yung nag-aagawan ng pagkain at saka init ng nanay nila. Yan, kaya napakabis lumaki. So ito, dalawa lang po yung ano niya, yung sisiw niya kasi anim na, apat lang yung nilagay ko. Yan, tapos baog pa yung dalawa. You know, ganda talaga. Sa pipe po kasi ng pagmamanok, yung pag-alaga po talaga ng sisiw yung pinakamahirap. Yun mga kanitim, sana may mga natutunan naman kayo sa vlog natin for today. Shout pala kay Live Free, Mark Josel Alamon, Mr. Q, Stephen Operario, Jotam Aro, AJ Marquez, napaka-supportive, Ronnie Dadag, Cyril J. Zabala, Eduardo C. Sonian, napaka-supportive nito, Joden Bilioso, Justin Barameda, Arvin Miranda, Ralph Azuelo, Zone Trip, Joven Baterna, Jerber Ira, at kay Ma'am Princess Aslin Sarte na napaka-supportive sa mga videos natin. Mga kanitib, kung gusto niyo po mapa-shoutout, mag-iwan na po ng comments dyan sa ating comment section at isa-shoutout ko po kayo sa mga susunod nating videos. Tapos kung meron po kayong katanungan, mag-iwan na po kayo ng question dyan, sasagutin po natin at naghahanap din po tayo ng magagandang question dyan para yun po yung matatopic natin sa mga susunod nating vlogs at mapa-feature ko po kayo. Yan. At saka sa mga bago lang dito, napadaan lang, please subscribe po and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Yun lang po mga kanitim at kita-kits sa susunod kong video. Bye-bye po.